Mga Ludi, samahan niyo ako sa panibagong explore ko dito sa Manila Zoological and Botanical Garden. Dito po yan matatagpuan sa Malate, Manila. Alam niyo ba na itong Manila Zoo ay isang sikat na pasyalan dito sa Manila. Ito nga po pala ay nag-o-open mula 9 AM hanggang 6 PM ng hapon at Monday to Sunday. Entrance fee nga po pala dito sa mga non-residents ng Manila ay 300 sa adult, 200 sa mga student, at 240 naman sa mga senior. At kung ikaw naman po ay naninirahan dito sa Manila at ikaw ay isang adult, ang iyong entrance fee po ay 150, sa estudyante po ay 100, at sa senior naman po ay 120. Ang children naman po ng pababa ng 2 taon ay libre na. Ang way nga po pala para makapag-avail ng ticket dito ay pwede kayong magpa-request na sa kanilang website na www.manilazoo.ph kung kayo ay nasa bahay. At pwede na rin naman dito na sa mismong gate nila kasi meron silang monitor dito at guide para makapag-request ng ticket. Meron na rin silang spot dito ng wifi free. At dito na rin kami nag-request ng ticket bago namin bayaran dito sa may machine nila. Yun po. Ayun na nga po, bali na pagdesisyon na namin na mag-asawa na dito kami mamasyal kasi hindi pa kami parehas nakakarating dito. Isipin nyo yun, 40 years old na kami pero ngayon lang kami nakapunta rito. Siyempre may mga kanya-kanya tayong dahilan kaya hindi natin minsan napupuntahan agad ang isang lugar kagaya nito. Yun ang isang dahilan kaya naisipan namin pumasyal at mag-explore dito, magmuni-muni na rin kasi matagal-tagal na rin panahon na hindi kami nakakalabas kasi sa bahay lang kami, may alagang baby, tapos may tindahan kaya naisipan namin dito magmuni-muni. Tapos ang isang pandahilan ay si baby ay magto 2 years na sa isang araw kaya naisipan namin na dito siya ipasyal at para makita niya yung mga napapanood niya sa TV na mga animals. Para makita niya sa totoo. At alam din namin na mag-i-enjoy siya kapag nakakita siya ng mga ganitong iba't ibang uri ng animals. Lalo na yung ganitong edad na 2 years old. Ang bilis niya makatanda. Halos yung mga kanyang nakikita sa pinapanood niya at yung tinuturo ng kanyang nanay ay natatanda niya kaagad kaya talagang gustong-gusto namin maipakita sa totoo yung kahit mga basic man lang na animals kagaya ng mga nandito sa loob ng zoo. Ang haba ng paa, isang ulam mo na yung paa. Wow! Sana, ikot na tayo. Tall! Very tall. Tallest bird na siguro yan. Isinama nga namin yung dalawa namin pamangkin na inaanak namin din ni Mrs. sa binyag. At alam namin kasi na hindi pa rin sila nakakapunta rito. Kaya sila yung natipuhan namin isama papunta rito para rin kami ay may tagahawak-hawak ng mga abubot ni Kiyo kapag kami ay hinahirapan na ni Mrs. kay Baby sa pagkakarga. Naisip din po kasi namin na medyo boring kung kami lamang mag-anak ang mamamasyal dito. Gaya niyan na karga ko si Kiyo tapos si Mrs. sunod-sunod or pa-video-video lang. Eh kung may kasama kami dalawang bata, eh medyo iba-iba ng konti. Pinilit talaga namin sila na sumama kahit medyo ayaw pa nila at malayo kasi yung bahay nila dito sa amin. Kaya nag-effort ako ng konti para makasundo ko sila at dito na rin sila natulog muna sa amin ng isang gabi para pag alis namin papunta dito ay maagaga at hindi sila mapagod sa biyahe. Heto nga at malayo-layo na rin ang aming nalilibot dito sa loob ng Manila Zoo. At nakikita ko talaga na si Baby ay tuwang-tuwa sa tuwing makikita niya yung mga iba't ibang klase ng animals dito sa loob ng Manila Zoo. Eto lang ang hindi namin makikita si Tiger. Nakatago kasi doon sa kanyang bahay. Nagpapahinga siya, siguro napagod na yan. Malamang kanina pa yan lakad ng lakad yan sa kanyang kulungan, ikot na ikot. Napakalawak din kasi ng mga kulungan ng mga hayop. Talagang ang ganda at ang ganda ng tirahan nila. Talagang pinaghandaan at
Nakakatuwa na ganyan kalawak yung mga galawan ng mga hayop dito sa loob ng Manila Zoo. Medyo mainit na rin nga ngayong panahon na ito. Pero hindi na po summer yan. Ano na po yan eh. July na yan. Pero yung init ng araw ay talagang ramdam na ramdam mo. Lalo na ganyan po anay ang lakad. Siyempre nga, nag-explore tayo. Kaya talagang pinawisan kami na dyan ng husto. Buti na lang talaga at naisipan ko magdala ng mahaba na towel at naglagay ako sa likuran ko. Ayan niya, at nagpalit muna kami ni Mrs. Ako naman yung nagbibideo. Siya muna yung nagkarga kay baby kasi kanina ko pa siya karga. Halos yung mga isang oras na. Ay mabigat din eh. Talagang ang pawis ko dyan ay bumaha at basang-basa yung aking t-shirt dyan. Ayan, enjoy na enjoy talaga si Kiyo sa mga nakikita niya iba't ibang klase ng animals. Nagtambay muna kami ng konti dito sa harapan ng pond na ito. May mga wild duck din dyan na nag-i-stay at natuwa-tuwa nga si Kiyo. Panoorin yung mga wild duck na nakatambay dyan. At lumipat naman kami dito sa mga reptile naman. Tingnan nyo ang mga makikita natin dyan. At si Russell, na-amaze sa ganda nung slide. Talagang hindi napigilan at pinuntahan. At tumesting pa talaga mag-slide. Ayan o, bag! Ito nga, at andito kami sa may bahay ng mga monkey. At papasok sana kami para malapitan namin yung mga monkey. Pero may extra pipala na ibibigay dito sa may papasok na yan.
kasi magpapalit na ng sapatos sa loob at merong mini playground para sa mga baby. Hindi na lang kami tumuloy at kasi naisip namin baka si baby ay pag nawili ay hindi na umalis at ayaw hindi na sumama palabas. Kaya dito na lang sa gilid namin tinanawan yung mga iba't ibang klaseng mga gwapong monkey na yan. Ayan o, nanglalaro sila. Mga naglalabing-labing. Ang iba dyan mag-shota. Yung isa yata parang naiingit ito. Mag-solo lang kasi siya eh. Oh, si Kiyo enjoy din sa panonood ng mga monkey. Oh. Alam ni Kiyo kasi kung ano yung sounds ng monkey, yan inapapanood niya sa YouTube. Kaya yung nung nakita niya ay ginagaya niya yung mga sound ng monkey. Tuwan-tuwa si Kiyo talaga, lalo na doon sa dalawang monkey na naglalabing-labing, nagkikisan doon sa may dulo. Ayun o. At ito naman ang next namin sa butterfly garden. Ating pasukin at tingnan ang mga iba't ibang klase ng mga butterfly dito sa loob ng Manila Zoo. Enjoy lang po sa panonood. Ito nga po at bumungad sa amin yung mga frame na may mga nakadesign ng iba't ibang klase ng butterfly. Ang gaganda at iba't ibang klase ng kulay. Nakakatuwang pagmasdan, oh. Kakatuwa, nakakaaliw sa mata. Ang ganda. Nakaka-relax sa paningin. First time kong nakakita ng mga ganitong klaseng butterfly. Iba-ibang klase ng butterfly. Ang gaganda ng kulay. Sobra. So, ayan, natapos na kami mag-ikot-ikot sa mga iba't ibang klase ng animals dito sa Manila. So, andito naman kami sa gilid ng garden nila at magpapahinga muna kasi talagang grabe rin yung pawis na lumabas sa akin. Wala kasi kaming tigil sa kalalakad at katitingin sa iba't ibang klase ng animals. So, ayan, paano? Babay na po. Salamat po sa inyong panonood.